bayan ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang makiliw, Diyos na sinangalan, alam ng puso sa titik mo'y buhay. Upang hihirang, tuyag ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisigil. Sa nagatak, tutok sa simoy at sa langit mong pangraw, ay hinatak, tulak, awit sa pagkayang minamahal. Lord, as our children return back to school, we come to you for wisdom, wisdom in this new normal of social distancing and distant learning. You knew what we would be facing in 2020. The tasks and decisions that are being made seem so daunting at times, but that is when we realize we must surrender all to you. We are believing you for protection for our children, teachers, administrators, and all personnel returning to work this school year. Lord, we come asking you to first give reassurance to our teachers. We come against fear and anxiety. Lord, go before them, protect them. Give our teachers new ideas and a joy full of teaching that excites their students. May their enthusiasm be felt by every child they connect with. In the classroom, or via computer. Lord, we pray for each child to be focused and ready to learn on day one. Lord, be the source that provides for every child to have what is needed. Provide the resources for materials, computers, internet, food, whatever is needed so no child is left behind. Lord, as kitchens, dining rooms, and living rooms are turning into classrooms, let these be places filled with a sense of peace and an environment ready to learn. We will not be able to do any of these things without your help, Lord. Lord, we come and we repent when we have lost focus, when we have not done what we needed to do, when we have placed you second, when we have not put you first in the classroom. And this year, Father, we're coming to you first. We're asking that you get us ready, Lord. We're asking that you get our teachers ready, Lord. We're asking that you get us as parents ready. And we know with you, Lord, all things are possible. And we look forward to a great school year. It is in your darling Son, Jesus' name, we pray. And thank you, Lord. Amen. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang pala, nag-alay ng ganda't dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay naadina. Bayan ko, biniyag ka na sadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak.
pa kayang sakdal dila ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita, aking adhika. Makita kang sakdal laya. Nasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita, aking adlika. Makita kang sakdal laya. Hey everybody, let's do the tootie ta. A tootie ta, a tootie ta, a tootie ta ta. A tootie ta, a tootie ta, a tootie ta ta. Thumbs up, thumbs up. A tootie ta, a tootie ta, a tootie ta ta. A tootie ta, a tootie ta, a tootie ta ta. Thumbs up, thumbs up. Elbows back, elbows back. A tootie ta, a tootie ta, a tootie ta ta. A tootie ta, a tootie ta, a tootie ta ta. Thumbs up, thumbs up. Elbows back, elbows back. Feet apart, feet apart. A tootie ta, a tootie ta, a tootie ta ta. A tootie ta, a tootie ta, a tootie ta ta. Thumbs up, thumbs up. Elbows back, elbows back. Feet apart, feet apart. Knees together, knees together. A tootie ta, a tootie ta, a tootie ta ta. A tootie ta, a tootie ta, a tootie ta ta. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena. Hey, Macarena, Macarena, Macarena. Hey, put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Hey. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Hey, Macarena, aye. Hey, Macarena, Macarena, Macarena. Put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Oh. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Hey, Macarena, aye. Looking like an angel, but you're savage, love. When you kiss me, I know you don't give two fucks, but I still want that. Your savage love, your savage love, love. Your savage love, love, love. You could use me, 'cause I still want. Kinda like the way you know I'm fading out of baby. Since the nightfall, and you're not here, get me through it all. I let my guard
Good morning, everyone. Welcome to our business finance class. Good morning, ma'am. Very good. Okay, to start our day, let us have first a prayer. Okay, I will lead a prayer. Okay? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. Lord God, thank you for this day. Thank you, Lord, for the learning opportunity that you have given to us despite this pandemic. Shower us your wisdom. Bless always our teachers, classmates, as well as our family. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. Father, Son, amen. Okay, now let me check your attendance. This is grade 12 Lyra. Okay, so we have, there is Apple Maitanyega. Very good. J. Magno. Good morning, everyone. Welcome to our business finance class. Good morning, ma'am. Very good. Okay, to start our day, let us have first a prayer. Okay, I will lead a prayer. Okay, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. Lord God, thank you for this day. Thank you, Lord, for the learning opportunity that you have given to us despite this pandemic. Shower us your wisdom. Bless always our teachers, classmates, as well as our family. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. Father, Son, amen. Okay, now let me check your attendance. This is grade 12 Lyra. Okay, so we have, there is Apple Maitanyega. Very good. J. Magno. May Anable, Giselle Pagape, Rayo Adayahay, Marie, Mamang, Glenn Sabatis. Present, very good. And Joy Lumapa, very good. Okay, everyone is here, very good. I think all of you are really eager to learn. Yes, ma'am. Very good, that's good. Okay, now before we proceed, class, again, let me read you our house rules for our online class. First, I want everyone to listen to teacher, focus, and participate in our class discussion, and as much as possible, be in a quiet and well-lighted place. Raise your hand if you want to say something or if you want to answer, and if you want to go to the CR, just raise your hand as well. And the most important one is always put your mic on mute, okay? Okay, ma'am. All right. So, everybody, are you ready for our lesson this morning? Yes, ma'am. Very good. Okay. Let me see all of you. Let me see your thumbs up. Okay, there you go. All right, class. So, can everybody access your LMS now? Okay, ma'am. Okay, just tell me if you're already inside the LMS, okay? Okay, ma'am. For a while, ma'am, connection is so slow. It's okay. I will wait for you as soon as you log in. Or if you already log in, just type in our chat box that you are already logged in the LMS. Okay. All right. Very good. Magno is ready inside. Naple. Okay. Kagape. Very good. Sabate. Mama. Tanyega. Halayahay. Very good. Okay. So we're waiting for to log in. For a while, ma'am. Okay, it's okay, Joy. Take your time. Okay, ma'am. Okay, for those who are already logged in the LMS, kindly go to our lesson 304359, Senior High School Drafts, Business Finance Lyra. Okay? Okay, ma'am. And then you go to topic 2, which is Introduction to Financial Management. Still can't log in, ma'am. Oh, what's wrong with your connection, Joy? I don't know, ma'am. Okay, just refresh your computer. We'll just wait for you. Not yet, ma'am. Not yet. Okay.
Not yet, Mom. Okay, we'll wait for you so that we can start our class together, okay? Okay, Mom. You need to go to 304359 Business Finance and then click on the lesson 2, which is, or the topic 2, which is Introduction to Financial Management. Mom, I'm already in. Okay, Joy, so since you're already inside LMS, go to 304359 Business Finance and then click on topic 2, which is Introduction to Financial Management. Can you see that? Yes, ma'am. Okay, very good. So for this lesson, our learning objectives, can you read, Joy, since you're the last person to log in? Please read. Okay, ma'am. First objective, describe the business environment. Second, discuss the financial system. And the last one, identify the elements of financial system. Okay, very good. So these are the things that we are going to learn in this lesson. So let's proceed now to our drill. So everybody, go to the drill and then click that. You see the drill? Yes, ma'am. Okay, kindly click that one. For a while, ma'am. Okay, I'm already in, ma'am. All right, so there are questions there that we need to answer. Okay, I think there are five questions that we need to answer. You have to answer that one in 3 minutes. Oh my God. Okay, don't worry. It's just to assess whether you have in information already, or if you have knowledge already about financial institution. Okay, just tell me if you are done. Okay, Mom. Alright, I can see, wow, there are people already done with their answering. Very good. Okay. Anyega, very good. You're already done. Very good. Okay, somebody, wow. Submitting my answer, done. Ma'am. Amazing. You're fast. Mom, can I view my score? Sure, you can view your score, Joy. Oh, I got only 6 over 15. It's okay, Joy. This is just a drill. Nothing to worry about. Okay. Now, okay, everybody already done with answering the drill. Now let's move to our review. Kindly click the review button there. Okay. The review is, I will go to check whether you can still remember our previous lesson. Okay? Wait for a while, Mom. For those who are already in the review page, you can answer. You can start answering the questions. There are 3 questions there, and this is just to gauge whether you can still recall or remember the lessons that we have last week. Okay, very good, Mama. You're already done. Very good. Hi, my connection is too slow. Not yet, Mom. My connection is too slow. Oh, your connection is too slow. That's okay. We will wait for you. Okay, are you done? Okay. For a while, Mom. So, Tanyaga is already done. Our apple is already done. Very good. Yesterday. Okay, so how do you find it? For those people who are already done with our review, how do you find it? Is it easy? Wow, very good. It's easy, and I can see that majority of you were able to retain the information that you have in our previous lesson. Good job. Mom, Don, can I view my score again? Sure, you can view your score. Whoa, I got a perfect score. Wow. Okay, Mom, for a while.
Yes, Mom. Okay, so suppose you had excess money of 1,000. You are given the following options. Which will you choose? So letter A, your friend wanted to borrow your 1,000 with an interest of 20% at the end of 2 months. Letter B, invest the money in cooperative bank. And C, deposit the money in your savings account. All right, very good. So since you're the one who read the motivation joint, if ever you will be given, or if you have an excess of 1,000, which among the three options would you choose and why? Of course, I will choose letter A because I want to help my friend. Uh-huh. Yes. Yes. Interest of 20%. Wow, that's very business minded. Or you have a business mind. You have a business like mine. Very good. Okay. So that is also good that you want to have your friend, or you want to help your friend, and at the same time you can also earn interest out of your money. Very good. Okay. So this morning we will be learning the different financial institutions and their functions, okay? Because as you may all know, we have different kinds of financial institution and they have different function in our society, okay? Okay, Ma'am. All right, now let's move on. Okay, now everybody go to our lesson proper. Can you click the business institution link there? Or let me see. I'm already in, Ma'am. Yes, Ma'am. Okay, Joy, please read the first slide. A business operates with the influence of various forces, variables, and systems. In your entrepreneurship, as you can recall, a business operation can be classified as either macro or micro environment. Under the environmental layers of macro environment is the societal environment. Right, very good. So, again, financial institution. Some of the topics that we are going to discuss have already been discussed in your grade 11 lesson, okay? Yes, Ma'am. So, I think it would be easy for you to understand or to gauge or to learn about financial institution. So, in the societal environment, it is made up of a system. And under this are the six societal environments. So, we have political system, financial system, economic system, social-cultural system, technological system, and legal system. But for this particular lesson, we will be focusing on the financial system. Okay? Okay, Ma'am. So, what is a financial system? So, a lot of you might think, what is a financial system? Well, my dear students, a financial system is a system that controls, regulates, and facilitates the saving, borrowing, lending, and investing activities in the system. Okay, so we have there an illustration. Are you following me? Yes, ma'am. Okay, you will see there an illustration on how the financial system or the system is or the process we have in economy. So we have financial institution, financial markets, financial instrument, and it is connected with household, business, and borrowers. But again, for this particular lesson, we will be focusing on financial institution. Now let's move to the next slide. Okay, there are three basic elements of financial system, and the three elements are financial institution, financial markets, and financial instrument. Okay. So I think let me call Taniega about financial institution. Oh, I think Apple's internet is very slow. How about you, Joy? Please read financial institution. Okay, Mom. So when we talk about financial institutions, these are the organizations or institutions that
provide financial services in the form of loan, credit, and fund administration, financing, depository, and safekeeping. There are, I guess there are three classifications of financial institutions, ma'am. Very good. So again, do not be confused. Under financial institution, another three sub-classifications. So we have depository institution, financial intermediaries, and investment institution. Okay, so it sounds tricky, right? Because there are a lot of subcategories. But this time, let's talk about the first classification of financial institution. We have depository institution. Okay, let me just read. It is a financial institution that accepts deposits, savings, or current or time deposit from business organization or from individual. It also extends loans to borrowers, transfer funds, and manage funds for investment purposes. So, under depository institutions are the four classifications. So, we have banks, savings and loan association, trust companies, and credit union. Can anybody from the class tell me, do you think banks have a classification? What do you think? Yes or no? Do banks have classification too? For me, ma'am, I guess yes. We will discuss that after this. Okay, so let me just tell you what is bank. A bank is an institution authorized to operate and regulated by the BSP under the General Banking Law of 2000. The bank accepts deposits and bills payments, provide loans, and facilitate transfer of funds domestic and abroad. I think all of you know what are banks, right? And what are their functions, right? Yes, ma'am. So, as a ABM student, you should really know what is a bank and its function. And this time, we will be discussing about the different type of banks as per or under the regulation of BSP. By the way, Joy, what is BSP? Bangko Sentral ng Pilipinas, ma'am. Very good. That is Bangko Sentral ng Pilipinas. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Savings and deposit. Very
Rainbow. Yes, ma'am. Okay, a commercial bank has more limited services compared to universal bank. And the minimum requirement of commercial bank is lower compared to the universal bank. So, in terms of capital, universal bank is way higher compared to commercial bank. Now, in the Philippines, there are different, like what I have told you earlier, the banks that we can see outside, they are being classified whether it is commercial or universal. Now, yes, ma'am. Can you give me one example of a universal bank? Joy. Universal bank, of course, BDO, ma'am. Very good. BDO is one of the top universal bank. Okay. Can you go to the slide there, the top universal and commercial bank in the Philippines? So yes, ma'am. BDO Unibank. Okay, can you see the total asset? Wow. Wow. It's a whopping $2,740,000,000, right? Right? Yes, ma'am. Very good. So another example of a commercial bank, we have the BPI Family Savings Bank. Okay? Yes, ma'am. Alright, so let's move to the next slide. Okay, move to the next slide, class. Number three is the Thrift Bank. Thrift Bank includes savings and mortgage bank, private development bank, stock savings, loan association, and microfinance. Thrift Bank as defined in Republic of 7906. So, can you go to the next slide? Okay, ma'am. Those are the examples of thrift banks in the Philippines. So, we have PS Bank, BPI Family Savings Banks, PR Banks, and so on and so forth. I guess, class, these banks are familiar to you, right? Yes, ma'am. Right. You can see this one in the community. Okay? Yes, so, ma'am. BPI Family Savings Banks, if you always go to SM Ecolan, you can see one BPI Family Savings Bank in front of SM Ecolan. Okay, that is a BPI Family Savings Bank. That is different from the BPI Bank. Okay? Okay, ma'am. Alright, number four is, what is number four, class? Rural Bank. Very good. Rural Bank. Rural Bank, these are banks that are operating and organized in rural areas. Their main targets are the farmers that need financial help in their production and marketing of their agricultural products. They also assist small entrepreneurs and microfinancing. Rural banks are privately owned, while cooperative banks are owned and organized by cooperatives or federation of cooperatives. So, class, if we say rural bank, you always see this bank in the rural area. So, if you go somewhere in the rural areas, in Agusan area, you can see a lot of rural bank there. And cooperative banks, so I guess you are all familiar with what are the cooperative banks that we have here. We have the Tagum Cooperative Banks. Are you familiar with that? Yes, ma'am. Right, so Tagum Cooperative Banks is a kind of bank under rural bank, okay? Okay, ma'am. Islamic Bank was created and organized under Republic Act No. 6848 that aims to promote the autonomous region of Muslim Mindanao socio-economic development. So under Islamic Bank, all its business dealings and activities are subject to the principles and ruling of the Islamic Sharia law. Very good. So see, we also have Islamic Bank. Familiar or if you have seen an Islamic bank in Davao City? Anybody? Oh, very good, Danyega. Apple, it is located somewhere in Quirino Avenue. There is one Islamic bank there, right? In front of BDO Bank. Very good. So you are really observing the different kind of banks in your community. Very good. So, one example of Islamic bank is the Amana Islamic Bank. Okay. Mm-hmm. Okay, ma'am. All right. So now let's go to the next, the savings and mortgage. Okay. All right. Oh, okay. Savings and mortgage. Okay, I think Agape, the internet
our NASDAQ affiliation. Wow. Okay, so example of the savings and mortgage banks. So again, we have BPI Family Savings Banks, Malayan Banks, and I think these two are the most familiar, if not familiar, most popular savings bank in the Philippines. Okay, so again, their main objective or their specialization is to create and promote affordable home ownership. So in the future, if you want to have your own house or own home, you can apply for mortgage in this kind of bank. Okay? Okay, Mom. Okay, very good. Now let's go to the last, which is the trust companies. Okay. Okay, Joy, please read the trust companies. Trust companies, Ma'am, it is a legal business entity that is normally a division of a universal or commercial banks, which acts as fiduciary, agent, or trustee on behalf of an individual person or corporate entity for the purpose of management, so administration, and final transfer of property to the beneficiary. Okay, very good. Okay, let me just continue. In other words, trust company class acts as a custodian, okay, of the property for and behalf of the beneficiary for a fee. Part of the custodial task of the trust company includes asset management, ownership registration, custodial arrangement like court proceedings, and stock transfer. So you might be asking, Ma'am, what is a trust company? Again, trust company, it's still a business or a legal business entity, and it is part, or not part, but a division of a universal or commercial bank. So, majority of the universal and commercial bank, they have a specific division for trust companies. The example of the banks who have trust companies are the BPI, and they call it as the BPI Capital Corporation. We also have the AP Capital Securities. This is under Asian Bank, and the ProLife UK. So, in the next chapter, we will discuss further about trust companies. This is just an overview. Okay, right. Ma'am. Now, let's go to the next. Okay, last is the credit union. Credit union class, it is a financial depository institution that is mainly controlled and operated by its member for the following reasons. First, offering competitive interest rates, extending credit to members, promoting concept of thrift, and providing other types of financial services. Okay. Credit union, again, this is very common in our community, right? Yes, Ma'am. Yes, very good. Again, examples of the credit union in the Philippines, we have the ACDI Credit Cooperative, Ma'am. Okay, that is Agdao Co-op Cooperative. That's, see, Agdao Co-op is from Davao City, and it's yes, one ma'am. Of the leading co-op credit union in the Philippines. So okay, we ma'am. Also have, what else? MSU. Right, MSU, National Multipurpose Cooperative, Advanced Credit Corporation, Global Resource Credit, A-Plus Credit Corporation, and Agricultural Service Credit. Very good. So again, this group of companies, their main objective is to what? To promote the concept of thrift, meaning you have to save money, right? Yes, Mom. And the person who can, you know, borrow or have loans are only the members of this credit union. So if you are not a depositor, you cannot borrow money from these companies, right? Yes, Mom. Okay. Now let's go to the second classification of financial institution, the financial intermediaries. Okay. Joy, please read, what is a financial intermediary? So a financial intermediary, it acts as middle person between two parties, those investors and the borrowers. So financial intermediaries also raise and accumulate money from investors and offer it to individuals or corporations that are in need of financial assistance. And it also
do not have depository function like banks and other institutions do. Right, and financial intermediaries, they don't have depository function. Okay, so meaning you cannot do a transaction like deposit transactions. Okay, very good. So there are examples of financial intermediaries. So we have three financial intermediaries. So we have mutual funds, pension funds, and insurance company. So mutual funds is a kind of investment that uses money from investor to invest in stocks, bonds, or other type of investment. So class, once you go to college and you still you will take up business courses, you will be mutual funds is one of mutual funds will explain to you further what is the benefit or what are the advantages of engaging yourself into mutual funds. The second one is pension funds. I think this is very familiar to all of you. Who among you have a senior citizen or who have a grandpa or a grandma who are a retired teacher or a retired policeman, maybe? Me, Mom. Oh, Joy, very good. And is that your grandma or your... My grandmother, mother side. Oh, your Lola. What is the work of your Lola? Retired teacher, Ma'am. Oh, retired teacher, very good. So your Lola or your grandma is enjoying her pension, right? Yes, Ma'am. Very good. Because again, class, a pension plan is a retirement plan that requires an employer to make contribution to pool of funds set aside for workers' future benefits. So for all of you class who will be working in a public or in a government or in a private institution, you will be, or some of you will be paying for your SSS, and for those who are in government, you will be paying for your GSIS, and as soon as you retire or as soon as you reach your retirement age, you will enjoy your pension funds, okay? Okay, Mom. All right. Hi. Third one is insurance companies. Insurance companies it acts as a financial intermediary by pulling together the proceeds of insurance policies sold to the public. Can you name me one insurance company in the market right now? Ma'am. Yes. AXA? Yes, AXA. Very good. AXA is an insurance company. Now let's move to our last line, investment institutions. Go, Joy. Okay, Ma'am. So, investment institutions, this is a company engaged in buying securities of other companies which are listed in the stock exchange for investment purposes only. Right. An investment institution is a company engaged in buying securities of other companies which are listed in the stock exchange for investment purposes. So nowadays, a lot of people are into investment, right? Because yes, ma'am. As they say, as young as you are, you should invest for a brighter future. So with this pandemic happening right now, the stocks of other companies are quite affordable. A lot of people are saying that it is best to engage yourself or buy some stocks so that by the time that their stocks goes up, well, you can meet your dividend, right? Yes, ma'am. Okay, very good. So that is our discussion all about. Wow. This is very long, right? Yes, ma'am. Okay. But don't worry, because the next day we will have another discussion that will focus more on other parts of the financial institution, okay? Yes, ma'am. Okay. Now, this time, I want you to go back to your LMS. And then click on, you have their analysis. Can you see the analysis part? For a while, ma'am. Okay, so which one, ma'am? Analysis. Okay, ma'am. Okay, are you already in the analysis? Not yet, ma'am. Okay.
I'm already in, ma'am. Okay. So, Ojoy, please read the question there. So, this one, ma'am, discussion number one. Okay, so describe the concept of a trust company. And the second one, describe the nature of a savings and loan association. Okay, ma'am. Okay, go. Okay, you have to describe the nature of savings and loan association and describe the concept of trust company. Okay, I will check your answer. Okay, because I will check that manually. So just key in your answer and I will be the one who will check. Okay, ma'am. Right. Just tell me if you are done. Okay, ma'am. Not yet, ma'am. For a while, ma'am. Okay, some of you are already done. Okay, you don't need to write long sentences. You can just write a few based on your understanding of our lesson. Hi. It is a division of a universal or commercial banks which act as a share agent. Of an individual. We'll submit it now, ma'am. Okay. We'll go to the second question. Yes, ma'am. Alright, so if all of you are already done, please proceed now to the application. Click application. Wait, ma'am. It's okay, take your time. Okay, everyone, please go back to your application link. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Alright. There are two questions there that you need to answer. I want you to answer the one and don't worry, I will check that manually. Okay? Okay, ma'am. Okay, the first question is? For a while, ma'am. Your connection is so slow. Okay. Okay, ma'am. Do I need to enter my email address? Yes. So again, for those of you who are done answering, just submit that one and nothing to worry about because I will check that manually, okay? Okay, very good, Glenn Sabaki, you are already done. Very good. Okay, followed by Jay Magno. Very good. Wow, Ryu, you're also done. Very good. Okay, again, just submit that. Nothing to worry about your scores because I will manually check your answers. Okay? There will be economic cover after. Right. Are you done? Done, ma'am. Okay. Submitting it now, ma'am. Very good. Okay, done, ma'am. Very good. Now, just to test whether you really understand our lesson, go to the evaluation link. You see the evaluation link there? For a while, ma'am. Thank you.
Balik mo ganyan siya. Okay, are you in the evaluation link now? Not yet, ma'am. For a while. For those who are already in the evaluation link, raise your hand so that I can see. Okay, very good. Some of you are already in the evaluation link. Very good. Okay, how about the others? Not yet, ma'am. Not yet, ma'am. Okay, it's okay. I understand that some of you have a very slow internet connection. Yes, ma'am. It's understandable. We need to adjust to this situation. So nothing to worry, okay? Just take your time. And then once you are inside the evaluation, please raise your hand so that I can see you. Okay, ma'am. Okay, so is everybody inside? Not yet, ma'am. I'm already in, ma'am. Oh, Joy is already in. Okay, how about Daniela? Oh, very good. I guess everyone is already inside the evaluation. Now, there are 5 questions in the evaluation. Please answer that one, okay? Okay, ma'am. Again, you cannot re-answer that. So once you click submit, that's it. Okay, so that is a total of 15 points, okay? Yes, ma'am. So for those who are done, just raise your hand and I will check here as well. Okay, wow, Jay, Manu, you are done already. Very good. Oh, okay, Marlene, Mama, you're also done. Very good. How about the others? Are you done? Guess I'm done, ma'am. Okay, very good. So tell me your scores, okay? How about... Oh. Wow, I got perfect score. Wow, very good, Joy. You got perfect score. Yes, ma'am. Wow, I think majority of you got perfect score. Wow. Very good. So you really understand our lesson. Very good. Yes, ma'am. Now, everyone, please go to your assignment. I know you don't like it, but you have to since you have a lot of time at home. So go to the assignment. So, can you see the assignment there? For a while, ma'am. Okay, very well. Some of you are already in the assignment. Very good. Apple. Oh, Glenn is also in the assignment now. Jay. How about you, Mayan? Leo? I'm in, ma'am. Oh, okay. Everybody is already in the assignment link right now. Okay. So for your assignment class, instruction is search in the internet for existing financial institutions operating in the Philippines under the following classifications. So as a business student, you will search the following financial institution. We have 1 Universal Bank, Financial Intermediaries, Commercial Bank, and Savings and Loan Association. You need to describe the organization and operation, its service offered, scope of operation, and you will also include the current situation these financial institutions are facing during this pandemic. You need to analyze, interpret, and evaluate the situation and give your recommendation. Okay, so ma'am. Just give me 1 example of each kind of financial institution. Okay, ma'am. Got okay? it. Yes, ma'am. Alright, so no questions? None, ma'am. Okay, very good class. Alright, so I guess that's end our discussion for this morning. So tomorrow, or the next meeting, I hope I can get your assignment. By the way, you can submit your assignment online. So, for those who have hard time accessing the LMS, you can submit the one on my Facebook account or here in LMS, or you can also submit your one in my email account, okay? Okay, ma'am. Alright, so I think that's it. So to everyone, thank you so much for your time and do not skip your class to the next, to your next subject, okay? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. You're welcome. Bye for now. And have bye, a nice ma'am. Day. Bye. Bye.
Oh, as I can see, everyone is present. This is so great. And but before we start, let us all pray first. May I request everyone to bow down their heads and let us all pray in our own faith in silence. Amen. Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. How are you today? Fine. Really? How are you yes, today? Yes, ma'am. Oh, that's ma'am, it. Karun, ma'am. Oh, you seem so excited. So I welcome you to lesson 3. Today is our third week or session 3, and I have prepared a lot of activities for you. Are you excited? Yes, ma'am. Hala, ma'am, manayo pa? Ah, not yet, but this can be as exciting as dance. So without much further ado, please log in to your LMS page. Then tell me if you have access to the page already, okay? If you are having difficulty, just refresh the page, okay? Sometimes there could be an internet traffic, so that is why you will be having difficulty logging in. Are you there already? Not yet. Okay, I'll wait for you. I guess we're having an internet traffic. Most of you are having difficulty logging in into our LMS page. But again, just keep on refreshing it until you will be on the page or until you can access the page. Did you make it this time? Not yet. Okay, some made it already on the page. How about the others? Oh, I think others are still having difficulty, so let's wait for them. Are you there now? Have yes, you accessed ma'am. The page? Okay, that's great. This time, click our course, Physical Education and Health 1 in your dashboard. Are you there already in our course? Yes, ma'am. Okay. Now, since we're already done with lesson 1 and 2, let's proceed now to lesson 3. Then click the objectives. May, can you read the objectives for everyone? Identify some common cardio or aerobic exercises and its benefits. Engage in moderate to vigorous physical activities, MVPAs, such as aerobic exercises, for at least 60 minutes most days of the week in a variety of settings in and out of school. Recognize the importance of fitness and exercise in optimizing one's health as a habit. Thank you, May. So what May has read are the knowledge and skills that you will learn today. So to begin with our lesson, please click the next activity.
that is just right below that picture and do the pretest. Are you there already? Yes, ma'am. Okay, do the pretest now. Finish, ma'am. Okay, can we view your score? How was it? Got only 5 over 10. Oh, that's already a good score. Don't worry if you did not get all the items correctly, as long as you tried your best and you did it with honesty. I let you do the activity just to gauge your prior knowledge on our topic. So to learn more about today's lesson, let's proceed to the next activity. Are you ready? What do you see? Lesson 3 activity, guide questions. Okay, those are guide questions. Kindly read. How did you feel? What have you observed with your heartbeats? What body organs were working very hard while doing the activity? What kind of physical exercise do you think jogging is? Can you name some cardio exercises? Based on the activity, what is cardiovascular or cardio exercise? Okay, so those are the guide questions that you need to answer later after doing the activity. So what will your activity be? You shall perform jogging in place for 3 minutes. But before doing it, make sure that you will not break anything around you so as not to injure yourself. I'll give you a minute to be ready. Okay, are you ready? Yes, ma'am. Okay, your time starts now. Okay, do it properly, May. It's okay. Okay, time is up. Okay, so let's go back to the questions. How did you feel? Happy kayo, Mom. Okay, you feel tired. What else do you feel? Gihanga ko, tapos... Yes, gihanga ka. You are catching your... breath. Yes. Then, what have you observed with your heartbeats? Kuan siya, Ma'am, kanang... my heartbeat is beating so fast. Yes, it is beating so fast. And when your heart beats faster, it means that your heart rate is? What? If your heart is beating faster, it means that your heart rate is? Nagapump? Yes. Or it is? Is it increasing or decreasing? Increasing. Yes, exactly. So this kind of activity increases our heart rate. That's good. Now, what body organs do you think were working very hard while doing the activity? Lungs, ma'am. Lungs. So that is one. Very good. And of course, what beats faster? Heart. Yes, very good. So both heart and lungs. So what kind of physical exercise do you think jogging is? Cardiovascular exercise? Yes, correct. It is cardiovascular exercise, or we all know as cardio exercise. Now, can you name some cardio exercises aside from jogging? Running. Running, yes. Biking. Biking could be. It increases our heart rate. What else? Swimming. Swimming, very good. Those are good examples of cardio exercises. Now, based on the activity that you had, what is cardiovascular or cardio exercise? It is an exercise for our heart and lungs. Yes, it is an exercise that would develop our heart and lungs. Very good, May. Great idea. And that idea will be deepened as we go along with our lesson. So, click the next activity. What do you see? Demo lesson. Yes, demo lesson. Video, right? Yes, ma'am. Okay. So,
The information in that video will help you process some ideas that are still unclear to you. These are the details of the lesson that you need to remember and understand. Also, there is a demonstration that you need to follow. So, you have to watch carefully the video. Lesson are you three. Ready? Yes, aerobic. Okay, alright, click the video and what have fun. Exercise. According to Mies of Helpline.com, cardiovascular exercise, also known as cardio or aerobic exercise, is essential for good health. It gets your heart rate up, making your blood pump faster. This delivers more oxygen throughout your body, which keeps your heart and lungs healthy. Regular cardio exercise can also help you lose weight, get better sleep, and reduce the risk of chronic diseases. It is recommended to adolescents like you to engage into moderate to vigorous exercise at least 60 minutes daily. Although jogging is one of the most common aerobic exercises, along with running, swimming, outdoor games and sports, there are still plenty of cardio exercises that you can do at home, given our current situation, the pandemic. Today, I will introduce five among the most common aerobic exercises that you can perform at home any time of the day, such as high knees, butt kicks, lateral shuffles, speed skaters, and jumping jacks. For you to know how to perform these exercises, continue watching this video and follow the demonstrator. Again, make sure that you have enough space not to break anything around you or to injure yourself. Watch, follow, and learn. Aerobic exercise 1. High knees. This exercise involves running in place so you can do it anywhere with minimal space. To do this, stand with your legs together and arms at your sides. Lift one knee toward your chest, lower your leg, and repeat with the other knee. Continue alternating. Okay, execute properly, everyone. Follow the video. Let's do this for 16 counts. Are you ready? Yes. Let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good job. Exercise number 2. Butt kicks. Butt kicks are the opposite of high knees. Instead of lifting your knees up high, you lift your heels up toward your butt. Stand with your legs together and arms at your sides. Bring one heel toward the butt, lower your foot, and repeat with the other heel. Continue alternating your heels and pumping your arms. Let's do this for 16 counts. Are you ready? Let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Very good. Aerobic exercise number 3. Lateral shuffles. Lateral shuffles increase your heart rate while improving your side-to-side coordination. To do this, stand with your feet hip-width apart. Knees and hips bent. Lean towards slightly and brace your core. Let your right foot push off your left foot and move right while keeping your form. Place your feet together. Continue shuffling to the right. Repeat the same steps to the left. Let's do this for 16 counts. Okay, bend properly. Let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. That's great. Let's move on to exercise number 4, speed skaters.
The sideways movement of this exercise mimics how a skater moves. For a challenge, add a jump when you move to the side. To do this, start in a curtsy lunge, both knees bent and your right leg diagonally behind you. Bend your right arm and strengthen your left arm. Push off your leg, moving your right leg forward, bringing your left leg diagonally behind you, and switch arms. Continue skating left and right. Let's do this for 16 counts. Are you ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aerobic exercise number 5. Jumping jacks. For a full body workout, add in some jumping jacks. This classic move works your entire body while increasing your heart rate. To do this, stand with your legs together and arms at your sides. Bend your knees slightly, jump and spread your legs wider than shoulder width, lifting your arms overhead. Jump to center and repeat. Let's do this exercise for 16 counts. Are you ready? Let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Congratulations! Okay, inhale, exhale, inhale, exhale. Okay, as I can see, you are still catching your breath and you are sweating a lot. How was it? Okay lang, ma'am. Anong hanga? You're catching your breath. Hangat, no? Kapoy. Okay, so that's it. But, are you sweating a lot? Yes. Yes, indeed. Congratulations, for those sweats are proofs of you becoming fit and healthy once you do it regularly or make it a habit. Now, let's have a review of our lesson today. Kindly click the next activity and please read. Remember this. Aerobic exercise is also known as cardiovascular or cardio exercise. It is an exercise that keeps the heart and lungs healthy. Some of the aerobic exercises that you can do at home are butt kicks, high knees, jumping jacks, lateral shuffles, and speed skaters. It is recommended to do physical activities such as cardio and aerobic exercises for at least 60 minutes daily. When done regularly, it helps us lose weight, get better sleep, and reduce our risk of chronic diseases, thus improving our overall health. Okay. Very good. So I hope that you are going to remember all those things, okay? Now that you have understood our lesson, it's time for you to step up. Please click the next activity. Okay, what do you see this time? Rubric. Okay, yes, that rubric shall be used in scoring your performance. So what will it be? Okay, kindly click the link so you can see what it looks like. Okay, can you read the instruction there? Okay. Do you see the Google form? Yes, ma'am. Okay, can you maximize it if it is in minimized form? Then you are kindly read the instructions. Search for 5 more aerobic exercises that you can do at home aside from the ones discussed today. Record a 3-minute video of you doing cardio or aerobic exercises along with music using any mobile or video app. Example, TikTok,
kinemaster, etc. Make sure to perform 10 different aerobic exercises. Submit your video on or before September 17, 2020. Yes, so kindly check out, there is an email there. Do you see that? Yes, ma'am. Yes, meaning if there is a red asterisk, that is required. So you have to write your email as well as your full name so that I will know who submitted the video. And do you see the add file below it? Yes, ma'am. That's the thing that you are going to click so that you can add your file, okay? So you can actually access that through your mobile phones, directly from your mobile phones. Or you may actually record your video using also your laptop, then use your laptop to browse your file, okay? So you may now close that page since you are not going to use that one now. That the deadline for that will be on the 17th of September yet. Okay, then go back to our LMS interface. Okay, are you there now? Do you have questions? None. Okay, really? How about clarifications? Do you have clarifications? Katong sa cellphone, ma'am, magkuan lang siguro ko, ma'am, oy, mag-TikTok, kaya ganahan ko ato, ma'am. Yes, it's okay. Yes, because TikTok is a very, what do you call that one, known video app. Nowadays, you can make use of that, okay? But perhaps other students or maybe some of you know other video apps, you can make use of that also. So, TikTok, that is a great video app, okay? So, are there more clarifications? None naman. Okay, so I guess you are now ready for our post-test. So, click the link and answer it now. Next. Okay, do your best because that is already graded since it's post-test. Make sure to get perfect. Finish, ma'am. Okay, I guess everyone is done. Okay, yes. View your score. How was it? 10 over 10. Wow, most of you got perfect. Very good. That's great. So, did you learn a lot today? Yes, ma'am. Yes. Okay, since we don't have much time, so let's call this a day. Kindly log out from your account. Again, congratulations, class, for completing today's lesson. Goodbye, everyone. Stay fit and healthy. Ayan, Maricel is here, so let's click tanggapin. Hello, ma'am. Good morning. Hello, Maricel. Good morning. I'm happy that you're able to log in. So let's wait for your other classmates, right? Okay po. Good morning, class. I'm happy to see you all. Before we start the day rolling, let us all pray and acknowledge God for all the blessings. Let us pray. Let's bow our heads and pull ourselves in the holy presence of God. Good morning, Lord. We thank you, God, for this day, for blessing us with a brand new day to learn, to share, and to help us better ourselves. Lord, be with us. Be with me as their teacher. Be with the students, class Scorpius, as we learn new lesson. Thank you, God, and may we give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray, amen. So now let me check your attendance. Hey, ma'am. Please say yes, yes if you're ma'am. Around. Or you can just yes, raise ma'am. Your thumb.
for me to acknowledge your attendance. Abriel Lucila, Angelo Genelu, Apolinar Joseph Omar, Au Elfie, Bascones Christian, Bataosa Rowena, Belio Alexander, Bernaldez Noemi, Britannia Mary Grace. Oh, I'm sorry, it's Britannia May Grace. Kagape Giselle, Cassing Roderick, Corpus Daisy, Demol Francis Anthony, Estrera Rick Michael, Garrido Dexter, Gatdula Merla, Halayahay Rio, Labandero Dante, Lucena Caress Juname, Lumapak Trillin Joy, Magno J, Mangmang Maricil, yes ma'am, Nable May Ann, Palma Eugene, Pepito Genevieve, Priete Dexter, Kehano Edeline, Ranolo Regine, Rior Zora Fernan, Rodrigo Reggie, Tabel Mikael Luis, Tribunalo Beverly, Yi Neil Edward, Zabaglen. Oh, Zabat is not yet here. I hope he'll be able to make it up today and meet with the class. Do you have any idea why he's not here? No, ma'am. Okay, I'm still hoping that he'll be able to make it. And lastly, Zach Cal Steve. I'm so happy that over 37 students, only one is not yet around today. So now, kindly open your LMS account and look for our subject, Practical Research 2, for grade 12 sections corpus. Alagin ako. Once you're there, kindly proceed to week 3, that's for September 7 to 11, 2020. Are you there now? Yes, ma'am. Beverly, what can you see under Wednesday? Introduction, ma'am. Yes. Watch the video to know the lesson for the day and the target to be achieved. I welcome you all to module number 10 of Practical Research 2, which is all about the conceptual framework. To meaningfully learn this lesson, we shall be guided by our learning objectives. First, the content standard. The yes, learner ma'am. Demonstrates understanding on the formulation of conceptual framework. For our performance standard, the learner is able to formulate clearly conceptual framework. And for our learning competency, the learner illustrates and explains conceptual framework. Seal? Are you there, Marie Seal? Okay. So can you please reiterate our learning competency for today? Our learning competency for today, ma'am, the learner illustrates and explains conceptual framework. Thank you. Once you're done viewing the video, you may now proceed to the introduction. You will be prompted with an audio recording
and also an image of a text. So can you please read it for us, Beverly? Introduction. You have learned in the previous modules about the uses of variable and stating research questions or statement of the problem. You need to recall them because these are the source of making your conceptual framework. Conceptual framework is an essential element in a research study. This helps the researcher to be guided on the flow of the study. Adam, Hussein, and Cho, 2018. In quantitative research, conceptual framework is created at the beginning to let the researcher clearly show the concepts referred to as variables to be tested. The connection between variables to be tested can be their relationship, difference, or causal effect. Thank you for reading our introduction. Now that you have an idea of what conceptual framework is, let's try doing some activities. Now you can see below, let's try this identifying key concepts. Please read the instruction, Maricil. Read the list of research questions below. Identify key concepts, variables by dragging your answer to the drop boxes. Now click Let's try this identifying key concepts. Ay, mali. Wait lang, ma'am, ha. Okay. Yes. Okay. Yes. Yay! Tama ko. Okay. And then, ma'am? You may click the back arrow button found on the upper left of okay. your screen so that you will be routed back to our course interface. How did you find the activity? Easy lang, ma'am. Yes, it's good, ma'am. Okay, kaayo, ma'am. Now, let's process your answers in the previous activity. So, please proceed to analysis, but before clicking it, Beverly, can you please read the instruction below analysis? This form is the means for you to write your answers for the guide questions given in analyzing the Ay, mali. Thank you, but I guess the instruction you have read
is in the Google form, but it's okay. They have the same contention. The instruction in the Google form and the instruction below and the analysis in the LMS. Thank you for that. Yes, ma'am. You may now click the file, and that is the Google form file. You will put your answers there. Dapat capital tanan. Yes. Baliki. Tura. Yes. Easy lang, ma'am. Ito ganito isa. Yay! Were you able to answer all the questions? Yes, ma'am. Well, anyway, I'll be checking them manually. We may now proceed to
our next activity, which is the discussion of the lesson proper. You can see their lesson, colon, conceptual framework. And the instruction there is download the PowerPoint presentation for the discussion of our lesson. So please download the PowerPoint. Yes, click lesson, colon, conceptual framework. If you can see in your PowerPoint presentation, you are presented there with the conceptual framework and its sample group of illustrations that show the conceptual framework. The connection represented by an arrow, or it can be the arrows, single-headed arrow and double-headed arrow, of the key concepts must be derived from theories. Why? These theories are then tested. It is important that underlying your conceptual framework are theories, because always remember that the purpose of quantitative research is testing theories. So, what is a conceptual framework? Conceptual framework is a structure that shows the connectedness of phenomena under study. Another, it can be an illustration, a visual illustration of the connection of key concepts or defined variables to be tested, for instance, relationship or difference shown in logical and sequential manner according to Akintoy in 2015. There is a note that the purpose of the study may be presented in the statement of the problem as questions that requires descriptive data do not have to be conceptually illustrated, since it does not test connection of variables. It just gathers descriptions. So can you please read the conceptual framework for comparative study, Beverly? Yes, ma'am. In illustrating the conceptual framework of a comparative study, test of difference, the researcher identifies the independent variable and dependent variable. As you have learned in the previous module, independent variable is being manipulated in a study for a classification otherwise known as predictor variable. And dependent variable is the one measured if there is a change in it, or this can be an aspect of a respondent's characteristics, behavior, or perception. Amorado et al. 2017. Thank you for that. Now, in our next slide, you can see there an example conceptual framework showing a comparison of two groups. So the research question is there a significant difference in COVID-19 awareness among students when grouped according to sex, that's male and female? So our variable one there is COVID-19 awareness, and our variable two there is sex. Now, if you can still recall, you encountered this research question in your Let's Try These Activities, right? Yes. Note that sex is a classification, hence it is an independent variable. COVID-19 awareness is a respondent's or student's perception on their awareness about the disease. Hence, this is the dependent variable. The arrow used is a single-headed arrow to the right. In the next slide, an example of a conceptual framework comparing three groups or more. Yes, clarification. So you're asking, what do I mean by comparing three groups? Comparing three groups, you can see there that the classification of your independent variable consists of three or more groups. Now, if you can see on your screen, the independent variable is grade level, classified into grade 9, 10, 11, and 12. So how many groups are we comparing? Four, ma'am. Right. It's four.
So that's why we call it comparing three groups or more. And this example of conceptual framework. The research question, is there a significant difference in COVID-19 awareness among students when grouped according to grade level? So our variable 1 is COVID-19 awareness and our variable 2 is grade level. So now let's proceed to the conceptual framework. Seal, can you please read? However, in the correlation study, test of relationship, both variables are not manipulated according to Kenny in 1979. Hence, the variables are not tagged as independent and dependent variables. In this kind of study, it is the statistical relationship that is tested whether the direction of the relationship is positive, where variables move together or both goes up, or negative, or one variable goes up and other goes down, according to Wilkinson in 2016. Thank you. So you can see in the next slide an example framework of a correlation study. The research question, is there a significant relationship between COVID-19 awareness and COVID-19 healthcare practices of the students? So our variable 1 is COVID-19 awareness and variable 2 is COVID-19 healthcare practices. So on the right side of your screen, you can see there an illustration of a conceptual framework following a correlation study. So we have there, in our first box is COVID-19 awareness with the use of double-headed arrow to COVID-19 healthcare practices. Now, if you can still recall, or if you have noted, in correlation study, the variables are not manipulated. So we don't tag the variables as independent and dependent variables. For the relationship is mutual. That's why it's called correlated or correlation. Do you have any question or clarification? Nice kay ang activity, ma'am. Ganahan kay ko. You just learned the details about conceptual framework. It is time for you to check your understanding about it, and I hope you will do great in the next activity. Go back to your LMS account and click okay. Let's do hello. Ay, oo, eto yung Monisha kanina. Okay. Ay. Ay, mali.
ko isa 75 lang ko, ma'am. At least you've learned something from the lesson. Sige lang. Right? I hope you enjoy doing it. And before we go to your assessment, let's try to remember some concepts. So please remember this. That's for our generalization. So Beverlyn, can you please read number one? Number one, the conceptual framework is a structure that shows the connectedness of phenomena under study arranged logically and sequentially. Thank you. And Maricel, please read number two. In illustrating a conceptual framework, it is important to indicate the function of the variable, if necessary, and to use an appropriate arrow to show a logical connection. If you can still recall our learning competency for today's lesson, illustrates and explains conceptual framework. That's right. Yes, the learner explains and illustrates conceptual framework. This time we will be checking your competence in illustrating conceptual framework. For the instruction, recall your topic of interest and statement of the problem in the previous modules. Using those pieces of information, illustrate the conceptual framework of your study. You can submit your work through Word file, PDF, PowerPoint presentation, or image. You will be guided by the rubric for checking your conceptual framework. For the score of your conceptual framework, you will get 20 points. That's excellent. If the conceptual framework contains correct variables under study, it uses the proper connection symbol in showing the flow of the framework. You will get 15 points, that's good. If the conceptual framework contains correct variables under study, however, there is an improper use of connection symbol in showing the flow of the framework, you will get 10 points, that's fair. If the conceptual framework contains a variable that is not aligned with the study, it uses the proper connection symbol in showing the flow of the framework, you will get 5 points, that's poor. If the conceptual framework contains all variables that are not aligned with the study, also there is an improper use of connection symbol in showing the flow of the framework. Is the Google Form working? Yes, ma'am. It's good to hear that. Yes, ma'am. So you can work your working na po ang Google Form. After this online class, hey, ma'am. Or later in the afternoon, yes, and I'll be giving you until tomorrow in the afternoon for you to answer your assessment or the Let's Test Ourselves illustration of conceptual framework to give you time to think about it, to relate your topic, statement of the problem, and the conceptual framework. Thank you for today. I'm glad that almost all of you got into our online class. And I hope that in the next online class, we will be all present. Well, anyway, Zabate can access this lesson anytime when he is able. And when the internet connection is in good status. I hope you've learned something from our lesson for today. Did you? We shall call it a day. Bye, ma'am.
I'll be waiting for your answers for the next classes. Goodbye, everyone. Keep safe and God bless us all. Magandang umaga sa lahat! Nandito na tayo sa ating bagong normal na pamamaraan ng pagkatuto at pagtuturo. So, nakita ko, sinabi ko na sa inyo kahapon na mag-enroll kayo sa ating bagong platform sa pagtuturo. So, titingnan ko ngayon kung nandito na ba. Rion, na-check mo na ba yung, send mo ba yung mga link na binigay ko sa iyo para sa araw na ito? Opo, ma'am. Dito na po. Okay, tingnan ko ba. So, nandito na, parang kompleto. Isa na lang ang kulang. Hintayin natin, parang meron na papasok. Okay, so nandito na. Okay, ngayon, kompleto na. Kompleto na sa ating virtual classroom na. Okay, now, so, kumusta ang mga araw natin? Okay lang ba? Okay, so ngayon, nasabihan na ba ang mga magulang ninyo na ito na ang ating panibagong pamamaraan? So, kinakailangan tahimik ang bahay kung maaari at kung maaari laanan ng isang oras para lang sa ating discussions dito sa ating classroom. Now, bago tayo magsimula kasi kompleto na, ay mananalangin muna tayo. Okay, so nakita ko ang nauna talaga ay si Rio. Sobrang galing naman ito ng bata. Okay, unahin natin. Sige, bukas si Auna naman. Kaya unahin natin ngayon si Rio. Okay, Rio, please, panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo, mahal na Panginoon, kami po yung humihingi sa iyo ng awat at patnubayin po kami sa aming gagawin talakayan sa amin. Naway maging matagumpay ang aming talakayan at ang aming aralin na matutunan ay makukuha namin ng lubusan na maunawaan. Ito'y aming hinihiling sa ngalan ng Yesus na yung anak namin. Sa ngalan ng Ama, ng Yesus. Okay, napakagaling na panalangin. Now, ngayon, titingnan ko, nandito na si Al, si Julie, si Joy, si Jerlyn, okay, si Neil, si May, okay, kompleto na tayo. Okay, parang hindi ko nakita ang video ni ni May. Nakita na? Okay. Huwag mong i-off. Alright, okay. So, now, bago tayo dadako sa ating aralin, bibigyan ko muna kayo ng ideya kung ano ang pinagawa o pinabukas ko sa inyo na bago nating platform na tinatawag na Learning Management System. So dito, binigyan ko kayo ng link. Pagkatapos i-open nyo and nakita ko na enroll ko na lahat kasi meron ng account. Kaya kailangan yung account ninyo. Dito tayo yung mga gawain, yung mga videos, mga gawain, at dito nyo ma-download, dito nyo rin mapapanood. Merong oras na nakalaan, ang quiz natin, ang inyong mga assignment, merong oras na nakalaan. So, titingnan natin, dapat naka-open na ang inyong LMS. Okay? Na-open na ba? Alright. So, kung naka-open na, tingnan ninyo ang, buksan ninyo ang inihanda kong course dito sa ating pang-aralin na pagbasa at pagsuri tungo sa pananaliksik. Buksan nyo na, ma'am. Okay, pakibukas. Okay, nakita na? Okay, so nakita niyo ang mga gawain sa araw na ito. Na tingnan ninyo, bago tayo magsimula sa ating aralin, i-click niyo muna ang layunin at alituntunin. Layunin at alituntunin. Nasa baba siya ng linggo 1. Okay, nabuksan ko na po. Alright, so now makita niya dyan ang layunin, ang pamantayan sa pangnilalaman at kasanayang pampagkatuto. So, ang pamantayan panilalaman, maaari mo bang basahin, Rio? Nasusuri ang iba't ibang uri ng binasang teksto ayon sa kaugnayan nito sa sarili, pamilya, komunidad, bansa, taglig.
Alright, magaling. So, yan ang sa isang buong semestre, yan ang ating gagawin. Now, sa araw na ito, ang ating gagawin ay, o ang kasanayan na gusto kong matutunan ninyo ay ang matukoy, ang paksang tinalakay sa iba't ibang tekstong binasa. Now, ang teksto, makakatulong ang pag-unawang ito para makagawa tayo ng maganda at makabuluhang pananaliksik. Dahil sa isang buong semestre, sa katapusan nito, ang pananaliksik ang magiging output ng ating kurso. So, asahan nyo ang research. Asahan ko ang research sa katapusan ng semestre. Now, meron akong mga alituntunin, tatlong alituntunin sa ating classroom. Okay, unang alituntunin ay magsalita at makinig. Dito sa magsalita at makinig, kung sino ang nagsasalita, ang mga nakikinig ay maaari nilang i-mute o dapat nilang i-mute ang kanilang mga laptop. Ibig sabihin, kung sino lang ang nagsasalita, isa-isa lang para magkaintindihan tayo. Diba? Sa inyong yung komunikasyon ninyo, dapat meron receiver, meron namang taga-inco. So, makinig kayo. Habang ako'y nagsasalita, kailangan ang inyong matamang pakikinig. And tingnan din ninyo ang mukha ko, di ba? Naghanda talaga ako para sa inyo. Kaya tingnan nyo at pakinggan nyo. Now, kung kayo naman ang magsasalita, eh ako naman ang makikinig. Para meron tayong komunikasyon na magaganap. Ikalawa, gumawa at ipasa. So, may mga gawain na nandito at kailangan nyong ipasa sa tamang oras, sa tamang panahon. Okay? Lahat ay tama dapat. Huwag lumampas. Now, makisabay at matuto. Kailangan makisabay sa mga gawain para matuto. Yun naman ang kailangan natin. Hindi tayo padadala sa pandemya, sa problema para matuto. Kailangan nating matuto para umunlad. Okay, ang tatlong alituntunin ba na ito ay kaya nating magawa sa ating virtual classroom? Kaya po. Alright, so nagkaintindihan tayo, kailangan sundin ang tatlong alituntunin natin. Kung gayon, dadako tayo ngayon sa ating aralin. Sabi ko kanina teksto, na buksan ninyo, ibalik ninyo doon sa ating linggo 1. I-click ninyo ang inyong linggo 1. Linggo 1. Okay. So, nandito sa linggo 1, sa baba ng layunin, meron diyang grade 11 gold na description at naratibong teksto. Ano yan? Yan ay, sa araw na ito, ay yan ang ating chat room. So, meron akong inihandang chat room para sa ating doon kayo, ibuksan natin ba? Tingnan, ibuksan nyo, i-click nyo yan. Ano ang i-click ko ma? Ang chat room, gold, grade 11, deskriptibo at naratibo. So, click nyo. Tapos? Click here to enter the chat room. Okay, nandyan na. So, nandyan na, naka-encode na yung mga names ninyo. And pwede na kayong mag-chat. Huwag lang mag-chat tungkol sa pera, at saka ano-ano pa na hindi kailangan. So, i-chat lang yung meron kayong mga katanungan. Dito ko rin matitingnan kung wala kayong na audio, pwede kayo dito na mag-chat kung ano para meron tayong alternative sa ating pagkatuto. Alright? So, mag-chat kayo. Okay, nauna na si Rio. Very good, Rio. Okay. So, ibaba lang. Huwag na yan i-X kasi okay. Open lang yan para sa ating chat room. Balik tayo ngayon sa linggo 1. Okay. Click nyo ang linggo 1. Dadako tayo ngayon sa paganyak. Ito na. Ipinaghandaan talaga ang paganyak para sa inyo kasi gusto ko matuto kayo. Tingnan natin ang paganyak. Sino ba ang umiibig sa inyo sa edad nyo? Parang lahat ata umiibig. Tama ba? Alright, ngayon na tumatawa si Rio. Sobra. Okay, ngayon, ang mag-ibig ay hindi lang makikita sa, hindi natin malalaman kung kailan darating ang pag-ibig. So, ang teksto, tingnan natin, pakinggan natin, panoorin natin ang elevator romance. And, pagkatapos nito, sa baba ng elevator romance, tingnan nyo ang tanong. Okay, yan ay gagawin nyo, i-click nyo lang mamaya,
Okay, click nyo lang ngayon, be. Sige, bago. Ang tanong sa baba ng elevator romance. Okay, click nyo. Nag-download siya. Okay, downloading. Yan ay nasa file na Word, Microsoft Word. So, i-click ko din yung click, download ko? I-click mo, buksan mo para matingnan kung ano yung nandun. Okay. May tanong, ebidensya pala. Alright. Yan ang inyong sasagutin. May apat na tanong na nandyan, tama? Opo. Okay, sa apat na tanong, meron ebidensya, palagay, at paano yung sasagutin, makikita nyo sa video na elevator romance. May tanong pa ba sa gagawin? Wala na po. Again, panuorin ang video at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. I-click ang elevator romance. Okay po. Okay, so kung na-click na ang elevator romance, nandito, i-play na. Okay. Ang pag-ibig ay walang pinipiling lugar at sitwasyon. Tunghayan natin ang kwento ng pag-ibig na nagsimula sa kakatuwang pangyayari. Paganahin ang kasanayan sa paghihinuha ng mga pangyayari. Ang pagbibigay ng sariling palagay sa bawat eksena ay mapagpapatibayan gamit ang mga ebidensya na makikita sa video. Suriin at unawain ang mga eksena na nakapaloob upang masagutan ang mga katanungan na nakalaan sa bawat eksena at upang masuri ang uri ng teksto na ginamit sa video. Batay sa pangyayari sa video, magbigay tayo ng palagay at ebidensya. Narito ang tanong. Ano kaya ang ipinapahiwati sa kilos ng lalaki? May gusto ang lalaki sa babae. Ebidensya. May kaba. Nakaw tingin. Namangha sa ganda ng babae. Ngayon naman, panuorin natin ang ikalawang bahagi ng video. Ebidensya palagay. Sagutin natin ang ikalawang tanong. Ano sa palagay ninyo ang papel na ginagampanan ng elevator sa pelikula? Palagay. Bilang tulay ng pag-ibig, parang si Cupido, matchmaker,
Gusto ng elevator na masabi ng lalaki ang damdamin niya sa babae. Ebidensya. Gumawa ng aberya ang elevator. Pinahinto ang elevator at nag-run out. Ang ikatlong tanong. Tanong, ebidensya, at palagay. Paano mo ilalarawan ang katangian ng lalaki? Palagay. Guwapo o pogi, ngunit toke at duwag. Ebidensya. Ipinapakita ang kilos ng lalaki nang nawala ng kuryente at huminto ang elevator. Reaksyon ng pagkatakot. Ngayon naman, tunghayan natin ang huling tagpo ng pelikula. Muling katanungan, paano nagwakas ang kwento? Palagay, naglakas loob ang lalaki na ipagtapat ang damdamin niya sa babae. Ebidensya, paghabol ng lalaki sa babae. Signpost, pusong ipinakita sa elevator. Ang hakbang na ginawa ng lalaki sa huling bahagi ay nagpapatunay na ang pag-ibig ay hindi lamang isang emosyon na nararamdaman, bagkus isang desisyon na dapat panindigan. Ang pag-ibig nga naman, mahiwaga at susuungin ang lahat, masunod lamang. Ang paghihinuha ay napakalaking tulong upang maintindihan ng lubos ang nabasa o nakita na akda. Naging batayan din ang ebidensya sa pagpapatibay ng iyong palagay. Ang paghihinuha din ay malaking tulong upang lubos na maintindihan ang uri ng diskursong ginamit. Iugnay natin sa tatalakayng diskurso. Paano mo mailalarawan ang mga tauhan sa video? Ibigay ang iyong paglalarawan sa bawat tauhan. Paano mo maisasalaysay ang mga pangyayari sa video? Ilahad sa naratibong pamamaraan ang mga pangyayari na makikita sa video. Palawakin ang kalaman at talakayin ang tekstong deskriptibo o naglalarawan at tekstong naratibo o nagsasalaysay. Okay, so yun ang video natin. Now, may sinabi ako dyan na tanong. Ilarawan nga, Rio, ang tauhan, ang lalaki doon sa ating video, ang tauhang lalaki. Ano sa palagay mo ang kanyang katangian? Ano kaya ang paglalarawan sa lalaking iyon?
Sa tingin ko po, ang lalaking nasa video, siya ay may kakaibang katangian. Una, nahihirapan siya, siguro siya ay torbe kasi nahihirapan siya ipagtapat doon sa babae na kilala niya sa elevator ang kanyang damdamin para doon sa babae. Okay, magaling! So, ang kanya ay may kakaibang katangian. So, paano naman magbigay ka, sabihin mo nga sa laysay mo, maikli lang kung ano ang simula and wakas ng ating kwento ng nasa video. Nagsimula ang kwento nung pagpasok mismo ng babae sa loob ng elevator kung saan nandoon na yung lalaki. At nagtatitigan sila at hindi nila namalayan na may damdamin na palang nabuo sa doon sa elevator mismo. At tanging saksi ay ang elevator sa nabuong pagmamahala ng dalawa. Yung una hindi masabi ng lalaki pero sa panghuling tagpo sa kwento ay siguro dahil tumakbo yung lalaki, naisipan niya siguro ipagtapat na din sa babae ang kanyang damdamin. Okay, magaling! Sobrang galing naman nito ni Rio. Si Au kaya mamaya. Tingnan natin. So, okay, so yun ang nandun, yung ki-download niyo, yun ang mga tanong. Nasagutan ninyo ng maayos ang mga tanong na nandun sa batay sa video. Now, yung paglalarawan na ginawa ninyo ay yun ang isang sangkap na sa descriptibong teksto. At yung naratibo o yung inyong pagsasalaysay naman ay sangkap din iyon sa isang naratibong teksto. Now, ano ba ang naratibo at deskriptibong teksto? Ngayon naman, dahil eto yung video, marami tayong mga inihandang video para mas maintindihan palalo. Now, balik kayo, punta kayo doon sa linggo 1. I-click nyo na naman and then makikita nyo sa baba sa talakayan dito yung deskriptibo o naglalarawan na video. And then, merong naratibo o nagsasalaysay na video. Bago nyo yan i-click, meron naman kayong sasagutan mamaya ang grapikong larawan. So, iba ang grapikong larawan. Tingnan ninyo sa baba, meron dyang grapikong larawan sa deskriptibo. At naratibo naman, grapikong larawan para sa naratibo o note-taking. Yan, i-click nyo rin and then may naka-attach dyan na file. Doon kayo sasagot. Habang kayo nakikinig, sasagutan nyo yan and then isend sa akin dito. Pwede nyong sabihin or i-chat nyo na lang sa akin na nandito sa ating chat room para ma-check ko kung talagang nakikinig kayo. Okay? Kaya ba? So, anong pindutin ko? Okay. So, kung handa na kayo, naintindihan ang gagawin habang okay. Kayo nakikinig. Okay. So, i-click nyo muna ang grapikong larawan para sa deskriptibo. Click, tapos magda-download siya. I-open nyo. Next naman, sa grapikong larawan para sa note-taking. Grapikong larawan. Yan, diyan kayo sasagot sa naratibo o nagsasalaysay. Grapikong larawan. Sa baba ng naratibo o nagsasalaysay. Note-taking? Yes, oo. Okay po. Paksa, may kling detalye, may... Okay. So, yan siya ang sasagutan ninyo sa note-taking. Saan ko isulat yung aking sagot niyo? Diretso niyo na lang pag-type niyan. Okay po. Pwede kayong diretso mag-type and then isend sa akin uli with yung sa Word. And then, i-attach niyo lang file and then isend para ma-check ko. Okay? So, kung handa na kayong makinig, unahin muna ang pag-click sa deskriptibo o naglalarawan. Itong video po. Oo, dito sa deskriptibo. Diretso na yan siya sa video na deskriptibo o naglalarawan. Reply ko na po, ma'am. Okay, go! Ihanda niyo ang inyong sagutan. Thank you.
po. Okay, ma'am. So bago natin tatalakayin ang naratibo, tingnan niyo muna yung gawain na binigay ko sa deskriptibong grapiko. Okay. Now, meron akong tatawagin. Yung tatawagin ko eh maaari nang hindi magbigay sa akin ng kanilang written o yung sa word na sagot. So, ang tatawagin ko, i-record ko na lang yung kanilang sagot sa oral recitation ngayon, and then yung hindi ko tatawagin ay kinakailangan nilang mag-send sa akin ng file na sinasagot yung grapikong binigay. Okay? So, si Rio kasi nauna siya. So, pari bang yung deskriptibo na nakalagay dito sa grapiko, ano ba ang paksa ng ating na inyong pinanood diyan sa video? Ang paksa ay tungkol sa deskriptibong paglalarawan. Okay. So, meron ka bang maribang magbigay ng pantulong na detalye na tinalakay diyan sa video kung ano ang deskriptibong paglalarawan? Sa deskriptibong paglalarawan, meron siyang dalawang nilalarawan. Ito ay maaaring masining or karaniwang paglalarawan. Okay, so magaling. Yan ang deskriptibo at iba pa, maraming mga pantulong pang mga detalye. Now, nakuha niyo talaga sobra ang kaulugan at nilalaman katangian ng isang deskriptibong deskriptibong teksto. Okay? Mamaya lilinangin natin 'yan. So ang kikilalanin muna natin yung nilalaman. Okay? So, dahil nakita kong parang nakuha na, sumagot na. Marami na. Si Joy, sumagot na. Okay? And then, alright. Okay, dadako na tayo kahit parang tama yung mga sagot iba. Hihintayin ko pa ha, ang iba. So, para while waiting, nagbabasa ako sa grapikong, deskriptibong grapiko na sinend nyo ngayon. I-open nyo na naman ang naratibo o nagsasalaysay na video. So, balik ako doon. Balik na naman doon sa linggo 1. Naratibong nagsasalaysay. Video po, ma'am. Oo, video. Pero na-download nyo na yung grapikong larawan, no? Na doon yung sasagot. Yung note-taking po. Okay. Okay, so naratibong nagsasalaysay. Click nyo na para makita ang video. Walang music to, ma'am. Oo, walang music yan. Walang music. Okay, huwag kalimutan sagutin ang note-taking habang kayo ay nanonood. Kasi walang audio.
Okay na po, ma'am. Tapos na po. Okay. So, kung tapos na, tingnan ninyo, i-click ninyo yung i-download ninyo na note-taking. Now, same process pa din. Yung iba na hindi ko matawag, ay i-chat-chat nyo na lang ang sagot. Okay? Dito sa chat room na ginawa. Meron akong nabasa dito na iba sa deskriptibo. Mamaya na lang, ha? Okay. Tapusin muna natin yung note-taking sa ikalawang video na inyong pinanood. Now, tawagin ko si... sige, si Rio. Ano yung pinapaksa ng video na pinanood nyo? Ito ay tungkol sa naratibong teksto. Okay, so naratibong teksto. Now, magbigay ka nga ng detalye. Maikling detalye lang sa mga katangian ng isang naratibong teksto. Ang naratibong teksto ay mga teksto na pawang katotohanan ang nilalaman sa na nilalaman doon at sinasalaysay ko ano yung nangyari sa isang pangyayari, sa isang eksena at iba pa. Okay, so magaling, Rio. And then, meron na akong nabasa din dito na kailangan yung fiction and non-fiction nandun din sa nagsalaysay. Tama talaga ito si May. Okay, tahimik lang, pero sumasagot dito sa ating chat room. Very good. Now, dahil nakita ko naman yung mga sagot, okay, may katangian. Okay, sa kwento, oo, tama yon. Okay, so para mas lalo pang malinang ang pinanood at yung mga nilalaman, katangian ng dalawang teksto, yung deskriptibo at narasyon o nagsasalaysay, naratibo, tingnan ninyo, balik na naman kayo dito sa linggo 1. I-click ang linggo 1. Okay? And then, tingnan ninyo sa pagsasanay. Now, sanayin natin. Okay, click nyo ang pagsasanay 1. Meron dalawang pagsasanay. Now, ang isa, ang ikalawang pagsasanay, ay restricted siya. Bakit restricted? Kailangan tapusin mo muna ang unang pagsasanay bago ka dadako sa ikalawang pagsasanay. Now, dahil ito'y video na naman, talagang makuha ang inyong mga damdamin dito kasi tungkol din ito sa panahon ng pandemya. Ito ay appliances mula sa 100 dagli sa panahon ng pandemya ni Rolando Bernales. Now, habang kayo nanonood ng video, meron na naman kayong sasagutin. Now, i-click ang gawain sa pagsasanay 1. Pagsasanay 1. Oo, gawain sa pagsasanay 1. I-click and then same thing sa ginawa, i-download. And then, tingnan ninyo kung ano nila ang nilalaman para guided kayo sa inyong video na papanoorin. Okay, nandyan, tanong, ebidensya, palagay. Yung kasanayan sa pagkuha ng palagay ninyo, yung kanina sa video, magagamit nyo sa pagsasanay natin ngayon. Nandito ang tanong, ano ang paksa ng kwento? Anong nais ipaunawa ng author sa akda? Ano kaya ang pamagat ng akda? At anong uri ng teksto ang binasa o pinanood na akda dito sa unang pagsasanay? Nakuha ba? Okay ba ang gawain sa pagsasanay 1? Okay po. Okay, kung na-download na, naintindihan na ang gawain, dadako na tayo sa pagsasanay 1. Balik kayo sa linggo 1, i-click nyo, and then, punta kayo sa pagsasanay 1. Click nyo lang. Pagsasanay 1. Oo, click nyo lang, video pa rin yan. Oo, appliances ang pamagat. Okay. Okay, na-click na. Now, play. Ikasyam na linggo na ngayon ng community quarantine dahil sa COVID-19. Inip na ako. Nag-iisa lang kasi ako rito sa kondong tinitirhan ko. Wala akong makausap. Minsan nga, napapanisan na ako ng laway. Kaya kanina, naisip kong kausapin ang appliances. Ini-imagine ko ang kanilang mga sasabihin. Aba, ang mga hitad, puro pang-aasar, pagbabanta, o panunumbat ang pinagsasabi sa akin. Malumanay pa si aircon, pero may himig ng pagbabanta. Sige ka, pag di mo ako pinatay, tataas ang konsumo mo sa kuryente. Ikaw din naman ang magbabayad, sabi niya. Si electric fan naman, masigaw-sigaw na, nahihiro na kasi yata. Kanina pa ako dito paikot-ikot, baka naman pwedeng pagpahingahin mo ako pag nakabukas si aircon. Pag hindi, mag-iirit ako. Pag ako biglang nag-apoy dito, masusunog buong kondo mo.
Bantanya. Binuksan ko si telebisyon. Sa kalagitnaan ng paghahanap ko ng mapapanood, bigla siyang nagsalita. Palipat-lipat, di pwedeng pumirme sa isang channel. Iluhin ba ako? Sarkastiko niyang sabi. Lumabas ako ng kwarto. Maghahanda na ako ng pananghalian. Nagsalita si refrigerator pagkabukas ko sa kanya para kunin ang pagkain iinitin ko. Bukas sara. Di ba pwedeng isang bukas na lang? Kanina ka pa eh. Sita niya. Nagsalita rin si microwave oven. Pagkabukas ko sa kanya, inaasahan ko na. Ako na naman ba? Init-init na lang ba? Si electric stove, display na lang? Tanong niya, sunod-sunod. Sumabat sina electric stove at rice cooker. Hindi na nakatiis sa pananahimik. Hoy, microwave oven. Pasalamat ka nga dyan, masasarap na pagkain ang nalalakap mo. Kahit madalas ka ngayong gamitin, eh ako, bihira ang gamitin, pero kung hindi itlog o hotdog, sardinas ang nalalanghap ko. Sabi ni electric stove, parang may pagpaparinig sa akin. Parang may choice ako kung anong malalanghap ko, no? Sabi ni rice cooker. Pagtingin ko kay telepono, agad siyang nagsalita. Hindi niya nahinintay na batiin ko siya. Ano, naalala mo ko, no? Iisang number lang naman dinadial mo, laging sa kapatid mo. Kumusta lang pati ang sinasabi mo? Pang-aasar niya. Sa loob ng banyo sa kusina, naghuhumiyaw naman si washing machine. Dinig na dinig ko sa sala. Hoy! Huwag mo namang hintayin tumambak mga labada mo. Ang hirap kayang paikutin ang spinner ko. Pag punong-puno ang laman ko. Iyaw niya. Inis na ako. Pakiramdam ko, pinagkakaisahan na nila ako. Kumo ba ako ang nag-iisang tao at sila magkakalahi? Naisip ko gaganti ako sa appliances na ito. Isisulat ko sila ng kwento. Gagawin ko silang kontrabida. Buti na lang, kakampi ko si laptop. Kapag binubuksan ko siya, laging siyang nagsasabi, go, go, go! Nagkaroon din ng katahimikan nang pumasok ako sa banyo sa kwarto ko para maligo. Pero pagpasok ko sa shower cubicle, nagulat ako. Kasi hindi ko inaasahan, nagsalita si water heater. Hello, ang init-init na ng panahon, kulang pa ba? Sabi niya. Napuno na ako, kaya napasigaw na ako sa loob ng banyo. Tantanan niyo ako! Buti na lang walang nakarinig kung mayroon, iisipin niyang nababaliw na yung nakatira sa unit 3619. Appliances. Mula sa 100 mga dagli sa panahon ng quarantine ni Rolando A. Bernales. Okay, so, yun ang appliances. Nabuburyo na siya sa, dahil sa pandemya. Hindi siya makalabas sa bahay. Iba-iba nang naisip. Now, balikan ninyo. I-click nyo na naman ang pagsasanay ninyo para sa pagsasanay 1, yung sa documents, sa Word. And then, i-click nyo. Nandun yung table na kailangan nyong sagutin. Dito, isasagutin. Itatype nyo ang sagot. And then, mamaya, isi-send sa akin ang inyong mga pagsasanay 1 na sagot. Okay? Mamaya, hihintayin ko yan. Okay? I-send ninyo sa akin. Okay? Now, para ang iba masend, magsasagot, eto, ano yung gustong ipaunawa ng author doon sa pinakinggan at nakita ninyo na video? Okay, Rio, ano ang naisip ay unawa ng author sa akda? Pinapaunawa ng author doon sa akdang appliances ang tamang paggamit o ano ang silbi ng bawat appliances na siyang makikita natin sa loob ng bahay.
Okay, very good. So, isa din yon na mga naisip kung ano yung paano natin dapat gamitin kahit na nasa bahay tayo, huwag aksayaan kasi kinakailangan natin yung ayusin ang paggamit kasi tayo din ang mababayad, ang pera din kailangan. And then, ang ating inang kalikasan ang mamimiligro kung atin iyong kuan, atin iyong aaksayahan lahat ng mga bagay. Okay? So, yung mga sagot ninyo sa pagsasanay buwan ay ibigay sa akin mamaya. Okay? Now, ngayon naman, tingnan natin, para nakuha nyo na ang kaulugan ng deskriptibo talaga, ha? So, mailalarawan nyo doon kung ano ang kahalagahan ng mga appliances. And ang hinuha ang pag-iisip ng tao. So, sa hindi natin malalaman kung anong nasa isipan ng tao sa bawat yugto ng o panahon. Ngayon, dadako tayo sa ikalawang pagsasanay. Ito yung pagsasanay na ikalawa ay pinamagatang wag po itay. Ito yung video. Gusto ko namang matest o matingnan ang inyong kakayahan sa pakikinig. Pero habang kayo nakikinig, meron na namang gawain. I-click ninyo sa gawain pagsasanay 2. Tingnan ninyo dyan. I-click muna. Naka-attach na naman yan na file. Pagsasanay 2. Okay po. And then, pag matapos, download na naman. And then, tingnan ninyo ang mga katanungan. Ano ang nangyari Ano ang nangyari ng ama? Ano ang nangyari? Ano ang nangyari sa ama at sa anak isang gabi? Okay, ikalawa, unang bahagi sa ikalawa naman na tanong. Ano ang pakay ng ama sa kanyang anak? Okay, ikatlo. Ano ang nararamdaman ng anak sa gabing iyon? Okay, now, ang audio pala na pakikinggan ninyo ay hindi talaga isang buong file. Kundi ito yung, hinati-hati ng ika-apat na bahagi. Ito yung mga tanong sa bawat bahagi. So, yun ang unang bahagi, tatlong tanong. Sa ikalawang bahagi naman, meron tayong dalawang tanong. Una, pakibasa. Sa ikalawang bahagi. Ikalawang bahagi, anong damdamin ang namayani ng anak sa bahaging ito? Pangalawa, anong ginawa ng ama sa kanyang anak? Okay, bakayang nangyari sa kanyang anak at ang kanyang ama. Katlong bahagi naman? Ano ang damdamin ng ina sa bahaging ito? Ano ang ginawa ng ama sa anak? Oy, ano talaga kaya? Ano kaya sa palagay niyo ang ginawa ng anak at ama doon sa kwarto isang gabi? Now, ikaapat na bahagi. Ano ang damdamin ang namayani sa bahaging ito? Ano ang ginawa ng ama sa kanyang anak? Yun pa rin, kasi bawat bahagi, merong iba't iba ang ginawa ng anak at ng ama, ama at anak. Sa kabuuan. Ano ang paksa ng kwento? Ano ang naisipanawa ng author sa akda? Ano kaya ang pamagat ng akda? Anong uri ng teksto ang pinakinggang akda? Okay, so dito din, babalikan natin paano natin palagay, and then ano ang ebidensya na maririnig ninyo o makikita sa video, o sa inyong audio na mapakinggan o napakinggan. Now, klaro ba ang mga tanong na gusto kong mangyari sa ikalawang pagsasanay? Okay po, ma'am. Okay, kung gayon, balik din naman kayo sa linggo 1, and then i-click ninyo ang huwag po ita. Huwag po itay. Okay po. Okay, click ang huwag po itay. Pero, siya nga pala, nakaligtaan ko. Hindi nyo yan ma-open ang huwag po itay. Balik kayo doon sa linggo 1, please. Linggo 1? Oo. Pagkatapos, i-click nyo sa gilid. Meron dyan ang edit. Diba sa pinakagilid may check dyan? I-check nyo muna, i-click nyo ang pagsasanay 1 sa gilid. Ibig sabihin na nasagutan nyo na ang pagsasanay 1. Na-check na po, ma'am. Check na para mabuksan nyo ang wag po itay. Okay, click nyo na. Kung tapos nang ma-check ang nasa gilid na sa pagsasanay 1, dadako na kayo sa pagsasanay 2 na wag po itay. Pakiclick na. Unang bahagi po. Okay, unahin mo na ang unang bahagi ng wag po itay. Go! Nag-download siya, ma'am. Okay, pakinggan ang download. Okay. Huwag kaligtaan ang mga katanungan na nakaatas dyan para sa unang bahagi.
Okay, narinig na? Mm-hmm. Okay, go. Hindi ko malilimutan ang gabi niyo. Malakas ang ulan noon. Mahina ba? Mahina. Marinig? Marinig niyo? Mahina. Pakilakasan daw doon sa inyong boses o yung sa laptop ninyo. Katatapos ko lang maligo. At nakatapos. Malakas na kumama. Okay, malakas na. Okay. Narinig ko kumatok si Itay sa aking pinto. Nasa dating ko nung pagkatok niya, eh sinabi niya na kailangan namin mag-usap at humihing papasukin siya. Okay na po. Okay, so sagutin ang unang bahagi na tanong, yung tatlo. Pakita ay isulat dyan o i-type nyo na lang ang sagot ninyo dyan sa Word na inyong i-download. Giata yung galing sa file. I-type nyo and then, okay, dadako nga tayo ngayon. I-type ko na. Ang sagot nyo mamaya na. Kukunin ko yun mamaya. Ay, sagot lang. Okay. I-type ko na yung sagot ko sa pagsasanay. Pagsasanay 2. Okay. So, susulat muna ako ano. Sa palagay. Magsulat ka na rin. Parang nakita ko hindi ka nakikinig. Okay, magsulat na. Doon, i-type nyo na ang sagot. O, tingnan nyo si Joy. Parang gusto nang matulog. Mamaya na, Joy. Yan, si Meg. Sobrang galing talaga nito. Parang ikalawa na ni Ma'am Rio. O ni Rio. Yan, sige. Okay, so i-save nyo na lang yan and then dadako tayo sa ikalawang bahagi. I-click, balik kayo doon sa wag po itay. Ikalawang bahagi. Okay, ikalawang bahagi. Ikalawang bahagi. Oo, ikalawang bahagi. Ikalawang bahagi. Okay, click ang ikalawang bahagi. Makinig. Pinuksan po ang pinto at siya itagyag na pumasok sa akin sila. Nakigulat po. Pinig niya at susian ang pinto. Hinawakan ni Itay ang aking kamay. Hinapos-tapos niya ang aking buhok, ang aking mukha. Pinaraanan pa niya sa kanyang mga daliri ang aking kilay, sa aking isngi, sa aking mga labi. Napasigaw ako, Itay! Wag! Wag po! Ako ay inyong anak. Utang na loob, Itay. Ngunit, walang narinig ang aking Itay. Pinagpatuloy niya ang kanyang ginawa. Okay na po, ma'am. Okay. So, ano kayang ginawa ng Itay? Dito, anong damdamin ang namamayani ng anak sa bahaging iyon? Sagutan ko na rin, ma'am. Oo, sagutan mo na rin. Kalawang bahagi. Ano ang ginawa ng kanyang anak? Okay, na tapos na si May. Yan, very good. Magaling. Okay, Rio, tapos na rin si Rio.
okay na po, ma'am. Okay, so kung okay na, i-save nyo, baka mag-brand out. Tsaka hindi yan ma-save. Okay, dadako tayo ngayon sa ikatlong bahagi. Click nyo naman, balik kayo sa LMS, and then click nyo ikatlong bahagi. Aking mga mata dahil ayaw kong makita ang kanyang ginawa sa akin. Narinig ko si Inay na sumigaw habang binabayo ang pinto at nagpipilit na ito'y pungsan. Hayop ka! Hayop ka! Huwag mong gawin niyan sa anak mo. Huwag mong sirain ang kanyang kinabukasan. Subalit, nagawa si Inay. Hindi rin siya pinakinggan ni Itay. Nananatili na lang ako. Walang tinatina. At ipinaubaya ko na lang sa kanya ang aking sarili. Sa anumang gustong gawin ng aking Itay. Pagkalipas ng ilang oras, ay tumigil na rin ang aking Itay. Okay na po. Okay, katlong bahagi, ano ang damdamin ng ina sa bahaging ito? And then, ano ang ginawa ng ama sa kanyang anak? Ano kaya? Malamig ang panahon, umiiyak ang bata. Okay, kahit na kumunti lang, yung mga isang salita, dalawang salita, maaari na yon. Okay, so ang huling bahagi, ang ika-apat na bahagi, balik na naman kayo sa LMS. And then, i-click nyo ang ika-apat na bahagi. Okay. Inihap niya ako sa salamin. At gano'n na lamang ang aking pagkamanghap, pagkagulat sa aking nakita. Magaling naman palang mag-makeup si Itay. Gabi ngayon ay nagtapat sa akin ang aking ama. Bakla pala siya. Labis akong nagalap sa galing at husay ng aking ama. Naisip ko na matutuwa ang aking boyfriend dahil inano akong kumandang yun. Niyakap ko si Tay at pareho kami na palwa sa labis na kagalakan. Okay. Okay, si Badong pala yun. Akala ko kung sino na. Sasagutin ng ika-apat na bahagi at ang kabuuan na katanungan. So, anong damdamin ang namamayani sa bahaging ito? Nandun na ang liwanag. Ano ang ginawa ng ama sa kanyang anak? Siya pala ay nandun na. And, ano ang paksa ng kwento? Ano ang paksa? Okay, send na. Okay.
Okay, so yan ay ipapakita o ibabahagi ninyo sa akin, isasubmit. Huwag kalimtaan, nandyan sa format, may pangalan, taon, and pangkat. Para pag-check ko, alam ko kung kaninong papel iyon. Alright? So, dahil nasagutan nyo ang mga pagsasanay natin. Now, tingnan natin kung talagang may natutunan kayo sa ating aralin ngayon. Now, balik kayo sa unang linggo. Unang linggo, pagkatapos sa paglalahat. Paglalahat? Oo. Click ko po. I-click ang paglalahat. Lalabas dyan ang chart na gagawin. Now, tatawagin ko kung sinong sasagot nito. Now, meron tayong 3-2-1 chart. Ito yung batayang ang nilapat sang aralin, ang yung tinalakay natin, mga uri ng teksto o diskurso, ang naglalarawan o deskriptibo at naratibo o nagsasalaysay. Now, tatlong salita o impormasyon na natutunan. Ano yung tatlong salita o impormasyon na natutunan? Rio? Tatlong impormasyon na natutunan ko ang tungkol sa tekstong informatibo, naratibo, at ang dalawang katangian ng tekstong deskriptibo. Okay, at mahusay. Deskriptibo, naglalarawan. Mahusay. Ngayon, dadako tayo sa 2. Kung 3 kanina, 2 bagay na pumukaw sa iyong interes sa aralin. Meron ba? Yung bagay na pumukaw tungkol doon sa paglalarawan sa loob ng condo, appliances na kung saan ginagamitan ng karaniwang paglalarawan. Okay, at ang 1, tanong na gumugulo sa inyong isipan. Meron pa ba para hindi na yan magulo at inyang aayusin? Sige, Rio. May deadline po ba ito sa sumiti, ma'am? Yun talagang napakahalagang tanong. Oo, pagkatapos nito, bukas, kailangan yung masubmit lahat ng mga gawain na pinagawa ko sa inyo. Yung mga da-download ninyo na mula pagsasanay 1 hanggang pagsasanay 2, kailangan yung ipasa sa akin hanggang bukas. Now, klaro-klaro na ang ating leksyon, 2. Kasi ang 2 ito ay panimula pa lamang sa iba't iba pang teksto na natatalakay natin sa kasunod na pagkikita. Now, balik kayo ngayon dahil tapos na tayo sa ating aralin. Now, titingnan ko kung talagang meron nakuha. Ito yung marka. Magkakaroon tayo ng quiz o pagsusulit. Ang markang ito ay merong mga pagpipilian. May 2 pagsusulit. Again, balik kayo doon sa lingguan. Pagkatapos, merong 2 pagsusulit 1 and pagpipilian. Yan ang pagsusulit 2. Sa pagsusulit 1, kailangan tapusin yung kagaya kanina kasi naka-restricted ang pagsusulit 2. So, kailangan i-click mamaya pagkatapos masagutan ang pagsusulit 1, i-click nyo sa gilid. Sa gilid na bahagi, nandyan yung click, meaning natapos na nasasagutan ang pagsusulit 1. So, click ko ha? Oo. I-click na muna natin ang pagsusulit 1. Click muna ang pagsusulit 1. Now, ang pagsusulit na ito ay merong time limit. 3 minuto bawat tanong ang time limit nito. Ngunit, huwag mag-alala. Kasi, tama at mali o mali lang ang inyong i-click. Agad-agad, pagkatapos ng 10 katanungan na ito, i-submit ninyo at malalaman nyo agad-agad ang score. Ang score na ito ay recorded dahil tungkol ito sa ating tinalakay at nakuha naman yung mga konsepto na gustong makuha sa ating tinalakay. Na deskriptibo at naratibo. So, handa na ba? Ito recorded, ha? Okay, 10 katanungan ito. Okay. So, sa loob lamang ng 3 minuto. 3 minuto bawat tanong. Bawat tanong siya. Okay? So, bukas wala na ito. Ngayon lang talaga kasi naka-time siya kung kailan siya magko-close. Alright. So, i-click nyo na ang attempt 1. Okay. Anong makita dyan sa inyong attempt 1? What to include in the report? Sandali ha. Attempt. No. Sa baba, merong preview quiz now. Sa baba. Balik kayo pala, hindi sa attempt 1. Balik. And then, doon sa preview quiz now.
Sa baba. Susulit yun, ma'am, no? Oo. Tapos? Tapos? Preview quiz now. Opo. Dyan, preview start quiz now. Sa- and then, click mo yan, preview quiz. O, oh, naklik ko na po. Tapos, start attempt. Okay. Ah, nasundan ba ako, Megs? Okay? Oy, sumagot na si Meg. Sige, go! I-next page nyo lang, next, hanggang matapos nyo ang 10 tanong. Next page! Next page. Ang sariling karanasan ay hindi mo maaari kung hindi sa pagkakuan ng gagawin. Ang sariling karanasan. Next. Tatayan ang isang mabuti na rasyon ng ito ngayon pa. Okay, next. Kasunod. Ang layunin ng kasunod ay buwan mo sa isang okay. Next. Next. Ang pagbumakas sa isang Latino ang kailangan ko sa next. Ihalin tulad ang text na Latino sa Pedro sa pagkatin sa Pentor ay isang sa textong na Latino. Next. Okay. Pang-abay at pandiwa ang kanilang bibita sa pang-abay at pandiwa ang kanilang okay, next. Okay, kung tapos na, 10, ang finish attempt. Ang pag-ilin na paksay sa finish. Okay, finish attempt. Okay, tingnan ninyo. And then, kung na-check nyo na dyan, status nyo na naka-answer na. And then, ilagay nyo submit all and finish. Submit all and finish. Ito, 6 out of 10. Wow! 6 out of 10! Very good! So, log down 12 minutes and 16 minutes. Oh, yun. Meron siyang time-bounded siya. So, wag muna. Screenshot nyo. Wag nyo munang ikuan. Screenshot and then isend sa akin. Ito. Okay? Or dito sa chat room natin, ilagay nyo ang pangalan. O yung score na lang ninyo para mabilis ko makita. Chat room, kung hindi nyo alam ang pag-screenshot, and then, isulat nyo na lang kung ano ang ilan ang score nyo para sa pagsusulit 1. Pagsusulit 1. Okay, si May meron siyang 7 out of 10. Si Neil meron siyang 8 out of 10. Wow, sobrang galing. Si Al talaga, 5 lang. Al, makinig ka mamaya, ha? Ulitin mo yung pwede. Siya nga pala yung mga discussion natin, pwede niyong makita. Hanggang bukas na lang yung iba, ang iba naman, pwede niyong makita kasi hindi siya limited ang time. Review nyo. Para sa ating pagsusulit sa kasunod, yung sa summative test natin, meron kayong masagutan, okay? Okay. So, tapos na. Okay, dadako tayo ngayon. I-click nyo, balik kayo sa linggo 1. And then, i-click sa pinakagilid, yung sabi ko sa inyo, i-click na check. Check. Saan po, ma'am? Sa pagsusulit 1. Okay po, check. Okay. Now, i-click nyo ang pagpipilian. Yan ay pagsusulit 2. Ito naman, sa pagpipilian, meron kayong, ito yung sa Ingles, ay multiple choices. Meron kayong pagpipilian, and then, ikiklik nyo rin, and then automatic, kung ano yung tamang sagot, malalaman, and isesend nyo na naman sa akin sa chat room. Okay? So, preview, kung handa na, preview quiz now. Okay. Ilang katanungan to, ma'am? Meron kayong 5 na tanong. Ito yung tanong na yon na hindi nalagyan ng oras. So,
magsimula na. Okay, ba? Simula na. Okay, si May, number 2 na. Kita na? Ito, namutla. Ito, yun siguro. Skip tibo, naratibo. Click mo na lang. And then, next page. Wait na. Wait mo na, ma'am. Basahin ko pa, mahaba kasi ng ano. Kung napapansin nyo kanina, ang mga quizzes natin ay iba-iba kayo. Hindi tamang pagkasunod-sunod sa bawat estudyante. Yes. Kaya wala talagang, kumbaga, walang cheating na mangyayari. Kasi iba-iba ang inyong yung mga question. Hindi siya tamang pagkasunod-sunod. Batay na po ba ito sa dalawang paksa? Oo, sa dalawang paksa. Next page lang. Next page. And next finish page. Attempt. Okay, finish attempt. And send, submit. Submit, and then, dahil nakita nyo na ang status na na-answer nyo na, and then submit all and finish. 4 out of 5. Submit all and finish. 4 out of 5. Wow, sobrang galing! No, talagang mga magagaling ang nasa section gold. Okay, so, yan, same process, punta sa chat room natin, and then, isasabihin o isusulat doon ang score ninyo. Over 5. Kasi makikita ko naman yung chat room kahit na offline na kayo, mapipreview ko. Okay. Yan na po, ma'am. Okay, kung send na, sobra. Parang meron na perfect. Wow, ang galing. Si Joy, perfect niya. Nakinig talaga. Okay, now, mas nakakainganyo, di ba? Kung meron kayong panunuurin pagkatapos habang nanunood, meron kayong isusulat. Doon, mas madali niyong maintindihan. Ngayon, dahil almost 90% nakuha na ang pagsuri kung anong uri ng teksto at mga katangian nito, mga paghihinuha sa bawat binasang teksto, ngayon, malapit na, 5 minuto na lang. Now, ngayon, dadako tayo para mas mapapanindigan niyo pa ang teksto, ang kalaman o kasanayan para sa inyong takdang aralin. Now, balik kayo doon sa linggo 1, click nyo ang linggo 1, and then, punta kayo doon sa pinakataas sa announcement. Then, takdang announcement? Sa takdang aralin. Click ko po yung announcement? Hindi, sa takdang, sa baba ng takdang aralin, nandito yung deskriptibo o nagsasalaysay. I-download nyo yan, i-click nyo yan. Lalabas ang file, attach file. Okay po. And then, yan ay isi-save nyo sa inyong mga laptop or desktop. And then, naratibo, i-click, balik na naman kayo, i-click nyo na naman ang naratibo o nagsasalaysay. Naratibo. Okay. Okay na po, mga. Okay. Na po. Okay, ang dalawang iyan, unahin muna natin. Papaliwanag ko ang inyong gagawin. Now, ang dalawang iyan ay inyong sasagutin nandito. Sa pang, ito yung sinabi, bakit na nasabi dyan na pangkat? Okay, individual itong gagawin. Ngunit, ang topic lang ay pagpapangkat. So, gahatiin po kayo para sa gawain 1 o sa deskriptibo ay ang sasagot ng, ang sasagot nito ay si susulat nito o gagawa nito ay si Al, si Rio, and si Joy. Okay? So, unang paksa. Unang paksa kayo dito sa tekstong deskriptibo o naglalarawan. Ang gagawin nyo, gumawa ng halimbawa ng tekstong deskriptibo o naglalarawan na nagpapakita ng kagandahan ng siyudad ng Davao, gawing batayan ang mga larawang ibinigay. Sundin ang rubric sa pagsulat ng tekstong deskriptibo. Nandito sa baba ang rubric.
Yan, ay guide nyo yan, o batayan nyo yan, gabay nyo yan, para doon ako magmamarka kung anong titingnan ko sa inyong ginawa. Okay, nakatuon lamang kayo, kayong tatlo, pero iba-iba ang inyong output. Same lang kayo ng topic o magkatulad lang kayo ng paksa. Okay? So, para naman ito sa pangkat-2, naintindihan ba ang pangkat-1 na paksa? Okay, pero sa pangkat-2 naman, ito yung para kay Neil, kay Edward, kay Max, and Debbie, and kay Jules. Ito sila, pangkat-2. Pero, iba, again, iba-iba naman ang kanilang output. Same lang sila, magkatulad lang sila ng taksa. Ang kanilang gagawa o ang kanilang gagawin ay paggawa ng maikling kwento tungkol sa karanasan ng mga tao sa COVID-19. Sundin ang rubric na ibinigay. So, eto, gagawa kayo ng maikling kwento tungkol sa kasalukuyang nararanasan ng buong mundo. Na ang rubric, guide nyo yan o gagabayan kayo ng rubric sa pagsulat ng teksto naratibo. Dito din sa rubric na ito, dito ako magmamarka. So, kaya kailangan ang pag-submit ninyo, kailangan nakasali ang rubric na nilagay. Okay? Yun ay hindi nyo i-handwritten. But bagkos, gagamitin nyo ang computer ninyo and sa Word kayo magta-type and then gagawin nyo yung gawain ninyo pagkatapos kinabukasan, bukas agad kasi dalawang araw, bukas ikalawang araw natin, ibibigay nyo, ipapasa nyo ang inyong takdang aralin. Okay, may katanungan ba sa takdang aralin? Wala po, ma'am. Okay na. Okay, ang takdang aralin ninyo, class, ay hindi, yan ay magsasarado bukas ng bukas bago tayo magsimula. Okay? Ang klase natin ay 12:45. So, 12:30 magsasarado na ang submission ng inyong ng ating takdang aralin. Okay. So, may tanong pa ba? Wala na po, ma'am. Okay. Okay? May nakuha ba kayo sa ating aralin? Okay. So, kung marami, bukas ipagpapatuloy natin ang teksto na tatalakayin pa rin natin na iba't ibang mga teksto para makagawa kayo ng sarili ninyong pananaliksik na sa tulong ng mga tekstong na talakay. Okay? Kung wala nang katanungan dahil oras na, manalangin muna tayo, Rio. Sa ngalang Ama ng Anak at Espiritu Santo, amen. Marami pong salamat, Panginoon, sa araw at sa oras na binigay niyo sa amin. Marami po kami natutunan sa araw na ito. Naway sa susunod na araw na ating talakayan ay ganoon pa rin at may mapupulot pa rin kami mga magagandang mga matutunan pa rin namin sa araw natin. Maraming salamat sa mga naaman ng Anak at Espiritu Santo. So, paalam at dapat mag-ingat kayo palagi, huwag kaligtaan na panatilihing ang ating kalusugan, mahalin natin at palaging manalangin sa Panginoon. Mabuhay at paalam. Paalam na po.